ako ng omelette. Meron pa akong cheese, sibuyas, itlog, spring onion, leek, at kamatis, at coriander. Slice lang natin siya. Pagkain ko lang ito eh. Slice ko lang siya ng ganito ka ganito kaliliit. At yung ating kunting leek. Sabay na po natin sa inyo. Ito yung ating kamatis. Maganda sa ano, sa omelette yung mga vegetables na yung patapon na. So imbis na itatapon mo kasi konti-konti na lang, gamitin mo siya sa ano, sa omelette. Kasi pang ano talaga ito, pang bahay talaga na budget na yung hindi mo kailangan itapon lahat. Gawan mo ng paraan para yung mga gulay mo magagamit mo yung mga ganyan ba. Sayang din naman po itapon. Gawin naman ang paraan para makakain siya. Lalo sa mga nanay siya na isa nakapamili ng marami. Tapos yung nabili nila eh medyo nasubra sa panglutuin. Yan. Gawin ng paraan po para magamit siya. So ito yun. Nag-ingay sa agad po ano masubra. Luto tayo ng omelette. Pwede na po natin ilagay yung ating onion tsaka leek. Kasi isosoften naman po natin ito. So okay lang siya kahit yung mantika hindi pa siya mainit. Kasi ilohit naman natin yan para maganda yung pagkakaluto. Iluhit po natin yung apoy. Kailangan ko makikita niya, lohit siya. Kasi kailangan mo maging soft po. Hindi siya pwedeng masunog. Dapat soft siya. So, lagyan natin ng konting asin. Natin yung exhaust pan.
Be patient po kasi para huwag siya masunog, kailangan na sa low heat siya. Wait for a while po. Habang nagbabantay tayo ng ating onion na mag-soft, mag-ready tayo ng ating itlog. Lagay po natin yung ating cheese. Maglagay po tayo ng konting milk. Lagyan natin siya ng salt. Whisk. So, ganyan na yung ating onion. Lagyan natin ngayon yung ating kamatis. Dagdagan natin yung apoy. Kamatis, kailangan mo mag-apoy. Antayin natin maluto yung ating kamatis. Lagay ko na po yung ating sabihas. Ano yung apoy para hindi tayo nagmamagamit. Maganda yung tapas na yung tapas na hindi nagmamagamit. Nagmamadali kasi minsan sunog yung sibuyas. I-chop ko pa yung aking coriander. So, nanginig yun sa coriander, masarap ito. Dati hindi ako kumakain ito kasi maamoy. Pero bandang huli, natuto ako, masarap. So yung ating coriander dito natin siya i-mix sa ating food. Ngayon, hindi ko mahawakan masyado dahil
So, stir ko muna siya. Ilagay na natin yung itlog, coriander, little bit of milk, at saka cheese. Isa yun yung coriander. Kung makita niya nasa low heat pa rin siya para po huwag masunog yung ating omelette. Cover po natin siya para maluto po yung nasa taas. Ayan, silipin natin yung ating omelette. Ayan po, nagbabubbles na siya. Ayan, silipin natin ulit. Yan na po ang ating omelette. So, takpan lang natin kasi mahirap siya i-baliktad. So, dito na lang tayo. Pwede po kasi yan na ano, kung ito po ay oven proof, pwede nyo po siyang ilagay sa oven para mag fully cook po siya. Pero dahil nga, syempre hindi ito oven proof, takpan na lang po natin para maluto hanggang dulo, hanggang taas. Ayan, silipin natin yung ating omelette after a year. Ayan na po siya, luto na. Ating